guys. Hello mga katuglovers. Hello mga kanyubi. Maulan na naman ang panahon. Ilang araw na naman patuloy po ang mga pag-ulan. At kasabay ng pag-ulan na ito, nako, ay may kasabay din po itong mga panganib na dulot sa ating mga dogs, mga katuglovers, mga kanyubi. Kaya sa video na po ito, bibigyan lang po tayo ng ilang mga advice, mga tips kung bakit hindi advisable na pag-walk, outdoor activities po, lalong-lalo na sa panahon na maulan. Okay guys, at mag-shoutout din tayo sa ilan nating mga subscriber at mag-update din po tayo tungkol kay Siran. Sa ngayon si Siran ay 45 days ng kanyang pregnancy. Hopefully, maging successful po ang breeding para dun sa mga naghihintay na hindi naka-avail sa mga nakaraan nating breeding, makakawa na po silang yon. Please, keep on watching guys. At para po sa mga bago pa lang sa ating channel, please do me a favor, paki-like po, paki-subscribe, at paki-hit ang notification bell upang sa nating upload ay patuloy po tayong ma-notify. Okay, shoutout muna natin yung mga subscriber natin. Nagpapashoutout kagaya ni Sir Richard Jopp sa kanyang Belgian Malinois na si Primo mula pa sa watching from Cotabato City. Kay Heart Lockett sa kanyang Belgian Malinois na si Thor. And kay Tikboy Palaboy, shoutout po sa inyo. Kay Wing at sa kanyang Belgian na si Odette. At BJ Planet o BJ Pet Planet, shoutout po sa inyo. And Arvibs Bordios at sa kanyang Belgian na si Sparky watching from Bacolod. At Cebu by TV sa kanyang mga Belgian na si Nero, Cody at Princess. Siyempre si Osnot sa shoutout natin. Ang owner po nito ay si Sir LJ Pentibelias. Shoutout para sa iyo, Osnot. Okay. So yun nga guys, ano, maikling palala lang, lalo po ngayon sa panahon ng tag-ulan, na talaga namang meron naman tayong mga concern na re-receive na kanilang puppy pagkatapos na i-walk, 2 months old, ay hindi na kumain, nagsuka, at yun po hanggang sa namatay na. At may mga ganang mga concern tayong natatanggap na kasi nga naman, mahalaga po yung pag-walk, and sinasuggest po talaga natin yung pack walk, ating mga dog ay mayroong mga outdoor activities, hindi lang yung pag-walk, ilan pang mga exercises na magagawa natin para maging healthy po ang ating dog. Pero kagaya ng binanggit natin ngayon pong panahon ng tag-ulan, ano, mga dog lovers, doubly ingat po tayo. Alam nyo kasi guys, kapag tag-ulan, ano, siguro kung nanonotice nyo, yung mga dog na stray dog, di ba pang mga dog sa labas na nagpupup sa kalsada, lalo po sa mga cities, is kapag tag-ulan, yung kanilang poop ay natutunaw, siyempre sumasama sa tubig, umaagos siya sa mga kanal, at nakarating kung saan-saan. So, kadalasan may mga parasite po yan. Mayroon po yan guys, tinatawag ng mga bacterial and viral na pwedeng magdulot ng infection pagkakasakit sa ating mga dog. Kaya kung tayo po ay may mga dog na gusto nating i-walk, may mga activities at maulan, basang-basa yung kalsada, siguro pagpaliban po muna natin guys. Gawin muna sa loob ng bahay mga activities, sa loob ng ating bakuran. Lumalilit natin mga small bread, ilabas lang sa kulungan, haya maglaro sa loob ng bahay sa salas. At meron naman nating habang sinusubaybayan po natin sila. Kasi hindi po man natin masasabing kasi bagaman meron pong benefits yung mga outdoor activities, yung kasi isa din na po yung anyo o isa na yung paraan ng socialization, ano po, yung tinatawag nating pag-walk. Is bukod dyan, nakakatanggal po ng stress sa ating mga dogs and nagpo-promote ang health, and then yung pong regular na pag-walk ay nakakatulong upang yung mga puppy natin ay maging happy. Pero kagaya na nabanggit na nga, hindi po natin sinisitasay, hindi natin ipinagwawalang bahala yung mga panganib na dulot ng maulang panahon para sa ating mga alaga. So guys, ingatan natin ang ating mga dog, bigyan lagi ng tamang nutrients. Kung may vitamins, bigyan natin ng vitamins. At dahil protection din po nila yan, para may panlaban sila. Ano po? Pero as much as possible, panatilihin muna sa loob ng ating kennel. Medyo vacation muna sa mga gala-gala ng ating mga pet, ng ating mga dog ngayon. Medyo maulan kasi may bagyo po, ano po. Sabi nga ni Mang Tani is, I am ready para sa ganyan mga situation. Okay guys, so doon po para doon sa mga dog lovers natin, mga kanyugi, no, na nag-pop-update. Kasi kung napansin sa mga comments, marami po ang nagtatanong sa atin ng puppy kung meron sa ating kennel. Actually, hindi na talaga namin na mag-breed, ano po. Last breeding na sana natin yon. Pero sige, meron nga po tayo ngayon. Si Siran, isa po ang seed line. FYI lang po, si Siran ay seed line. Lagyan na lang po natin sa ating description ng video yung ganyang pedigree database para makita po nyo mismo online. Hopefully, sana po maging successful ang ating breeding para yung ating mga dog lovers na yung naka-avail.
wala natin subscriber, eh makaabil po ng puppy mula sa ating kennel. Ano po, papakita po natin yan. If ever po na maging successfully, upload naman po natin sa ating channel, guys. At makikita po nyo. Okay? So, hanggang dito lang, guys. Thank you for watching this video. Sana po lagi tayong mag-ingat. Please do my favor po para sa mga bago pa lang na pag-away sa ating channel. Paki-like, subscribe, and pakikita rin po ang notification bell upang sa nating mga upload ay manotify po kayo. Masa po kayo na patuloy po tayong mag-upload ng mga video na nakadesinyo para sa mga newbies, sa mga beginners. At sa abot po ng ating makakaya, isi-share po natin ito sa inyo upang kayo makinabang din kung paano tayo maging successful sa pag-aalaga, lalo na ma-maintain yung health ng ating mga dog sa iba't ibang mga halaga. Thank you, guys. Thank you for watching this video.